Kauna-una ang Pilipinong santo binitay ng patiwarik. Praise be God through His saints. Siguro naman kilala ninyo si San Lorenzo Ruiz de Manila, ang ating kauna-unahang Pilipinong santo na naging martyr sa bansang Japan. Nang panahon kasi ngayon, nasangkot sa isang skandalo si San Lorenzo Ruiz at siya ay napagbintangang may pinatay na isang Espanyol. So para hindi na madama yung kanyang asawa at mga anak, siya na lang yung lumayo at sumama siya doon sa mga misyonerong Dominikano. At sila ay napadpad sa Japan at ilang araw lang matapos nilang makarating doon, sila ay dinakip. Binigyan sila ng pagkakataong mabuhay pero ang kapalit nito, kailangan nilang talikuran ang kanilang pananampalataya. At ang naging tugon nga dito ni San Lorenzo Ruiz ay siya'y ipinanganak na Katoliko, mamamatay siyang Katoliko. At kung meron man siyang 1,000 buhay, lahat ng yun kanyang iaalay kay Kristo. Kaya naman dumaan siya sa maraming torture tulad ni Saint Magdalene of Nagasaki. Ang ginawa sa kanila, tinusok ng mahahabang karayom yung kanilang mga daliri at pagkatapos noon pinainom sila ng balde-balding tubig at pagkatapos dadaganan yung kanilang tiyan para ilabas yung tubig na yun. Natural, meron na yung mga kasamang dugo, paglabas sa ilong, sa tainga at sa bibig. At binitay nga siya ng nakapatiwarik. At habang nakabitay siya ng ganong posisyon, sinusugatan siya para doon lumabas yung mga namumuo or naiipong dugo. Kaya naman ang ikinamatay niya talaga is yung loss of blood at suffocation. At sa mga gusto pa nga dyan mag-sponsor ng pagpapaprint ng prayer card para sa kapistahan ni Blessed Carlo Acutis, don't forget to click the link on our bio and click Donate for a Cause. This is your Hermano reminding you choose to be happy and choose to be holy. Thank you and happy feast day. Kayo, handa nyo rin bang ialay ang inyong buhay?